Kaya ngayon pong oras na ito ay, sabi ko rito ay, binabati ko namin kayo sa ika-apatapong taon na anniversary ng aming pagsagama. At ito po ay isang pagkakot ng aming mga kasama yung pinag-ibigot, pagkakulit at kapayahan. Kailangan ko kami, patuloy pa po kayo sa pinag-ibigot. At patuloy pa po yung relasyon nyo ay magkaroon kayo ng mas marami pa ang taong pagsasama habang ang puso po natin ay hinihintay yung ganap na paghahari ng Diyos sa mundo nito. Kaya bago po namin pagtibayin yung kong sumpaan, na gagawin po natin ay paghahapin po natin yung magkasawa, paghahawakin po natin sa kamay. Pagpapala sa aming dalawa at sa patuloy na pagpapakita mo ng habag sa amin. Tunay nga po na lalo namin pinag-ibayo ang pag-ibig namin sa isa't isa. Pinupuri ka namin dahil sa iyong ginawa para sa aming tinataguyod na pamilya. Hinihiling po namin sa iyo, Panginoon, na muli niyong igawad ang inyong mayamang pagpapala sa amin. Muli kami sumusumpa sa iyong harapan na kami patuloy na magiging tapat sa aming pangako sa banal na harapan.
ang inyong banal na Espiritu nawa ang magbigay sa amin ng sapat na lakas upang kaming manatiling matatag sa aming panlupagkaya at sa paglilingkod sa iyo. Hinihiling po namin ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ngayon po ay mag-pray po sa inyo. Sige po, patuloy lang po kayong pumitid. Papanalangin po namin kayo. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa buhay po ng aming mga magulang na ito na nakatagal po sila ng 40 taon na pagsasama dahil alam namin na hiloob niyo po ito ayon sa inyong makapangyarihan, ayon sa inyong pagmasuhan. At kayo po ang Diyos na nararapat namin bigyan ng parangal sa mga oras na ito, lalo na po silang bigyan ng matibay na pag-ibig, matibay na puntasyon, na lalo na po silang magsama sa hirap at sa ginawa, sa kalungkutan, sa kaligayahan, at magtulungan sila sa isa't isa, Panginoon, anuman ang kanilang danasin, anuman ang problema, anuman ang mga pagsubok, Panginoon, ay samahan niyo po sila at tulungan niyo po sila, Panginoon, sa kakaharapin pa nilang mga taon bilang mag-asawa, ay kayo po ang maging sentro ng kanila pong pagmamahalan. Sa kanila pong pangako, muli ngayong taon na ito, maging sentro po nila kayo at makilala po nila kayo bilang Panginoon at sarili po nilang tagapagligtas. Maisungo po nila ang buhay nila sa inyo. Maipagkalo po nila, Panginoon, ang kanilang mga panahon para kayo ng Diyos na mapaghukuran nila. Kaya salamat po na niniwala kami. Umaapaw ang pagpapala, umaapaw ang kagalakan, ang kapayapaan ay bubuhos niyo po sa buhay po ng mga asawa nito. Kaya salamat po sa inyo. Kayo po ang Diyos na manguna sa kanila at magpala sa buhay nila at magpagaling sa kung sila'y nagkakaroon ng karamdaman at kung sila'y may mga pangailangan, kayo po siya mag-provide. Magpalaan niyo po sila physically, emotionally, financially, higit sa lahat. Salamat po, Diyos, sa inyong lahat ng kapunihan, kalabdete-dakilaan, sa pangalan po ni Jesus, ang lahat ay nagsabi ng Amen. Salamat po sa kanya. Hindi po bagawak tayo matapos. Bigyan po natin ang kaunting pananalita, yung anak, pwede po yung kapatid, sa kanila pong pagbati, sa kanilang celebration. What a wonderful day and great day to celebrate the 40th wedding anniversary of my nanay and tatay. I love you so much and this is gonna be a very wonderful memories na matatanaw namin ng iyong mga apo, mga anak at ng ibang tao. Saksi kami sa inyong 40 years na ups and downs, mga pagsubok at yung pagmamahalan, suportahan ng dyan. Kaya kayo tumagal because I believe God the center of your relationship. Maraming salamat na rin tatay and I'm hoping na napasaya ko kayo sa maliit na time ko dito sa Pilipinas. So, I love you with the love of the Lord. Maraming salamat sa inyo lahat. Love you!